gawa natin ng tutorial yung pagpapagana ng push button switch para sa car at saka sa SUVs. Para ito sa mga LED lights or auxiliary lights ng mga sasakyan. Iba-iba yung design ng bawat switch. May malaki at merong maliit at yung kagaya nito na merong clip or merong lock dito sa may bandang gilid nito. Ito ay ginagamit sa mga empty slot ng ating sasakyan or dito sa may ating dashboard. Tinatanggal lang natin yung mga available slot. Tinatanggal natin yung cover. Nakaklip lang yung mga ito at tinutulak lang para ito'y lumabas. Gaya na lang na nakabit dito. Ito siya after ilagay yung ating switch o yung ating push button switch dito sa empty slot na available. Hindi lahat ng push button switch ay pare-parehas yung kulay ng wiring. Dahil na rin iba-iba yung manufacturer na mga ito. Para madaling malaman yung bawat connection or bawat linya ng ating switch, kailangan natin gumamit ng multimeter. Itetest natin yung continuity or para mahanap natin kung para saan ang bawat wire or bawat linya na nandito. Sa pamamagitan ng ating multimeter, madali nating mahahanap kung nasaan yung wire ng common. Ititrace lang natin sa pamamagitan ng ating continuity kung nasaan yung ating common. Dito tinest ko sa dilaw yung ating common pero hindi tumunog yung kulay green at kulay blue na wire. Yung kulay green at kulay blue na wire, yun naman yung magsisilbing NC1 at NC2 natin. Ibig sabihin doon papasok yung ating power or yung ating supply para mapagana yung dalawang relay. At ito naman po yung nakuha nating result sa ginawa nating testing dito sa ating switch. Yan po yung diagram para dito sa switch na ito. At para doon sa mga walang digital multimeter, gagamit naman tayo ng test light. Test light naman yung ipang-test natin dito sa ating push button switch para makita nyo kung paano pumasok at lumabas yung ating supply. Dito pinagsama ko yung red at yellow wire ng ating push button switch. At yung black naman ay ilalagay natin sa negative ng ating battery. Test light yung magko-confirm para malaman natin na nag-on at nag-off yung ating push button switch. Dito makikita nyo na nag-on yung ating circuit tester or yung ating test light. Ibig sabihin may supply yung ating battery. Blue light yung standby light ng ating push button switch. At pag ito'y ating pinindot, ito'y magiging green. Ibig sabihin, yun yung palatandaan niya na nag-activate na yung ating switch. From blue to green. Yan yung kanyang kulay. Dito naman makikita nyo na kapag pinindot na natin, yung switch ay iilaw na yung linya ng green. Umiilaw yung ating tester kaya ibig sabihin may supply na tayo or lumalabas na yung supply papunta sa green. Since patay yung blue, kaya wala itong ilaw. Kailangan muna natin itong pindutin. Yan ay isa pa sa paraan na pag-test ng ating mga switch, ang paggamit ng circuit tester or test light. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe. God bless po at ride safe sa inyo pong lahat.